Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa aking video. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang digital mixer ng Behringer. So, particularly, pag-usapan natin ang dalawang sikat na model, XR16 and 18. So, pakita natin yung XR16. So, ito po yung XR16. Meron tayo 16 inputs. Walo dyan ang combo jack. Pwede ka saksakan ng line sa TRS or PL, quarter inch, tapos XLR. Tapos yung 9 to 16, yan po yung line inputs. Mga line in. Tapos makikita mo rin merong apat na auxiliary out, tapos merong main out, merong phones at ba yung volume ng phones. Meron siyang built-in router. Tapos meron siyang USB para sa ating mga audio player. MIDI input out para sa mga MIDI surface controller na pwedeng gamitin. Tapos sa internet option dito, pagka pwede sa access point yung built-in router natin. Wi-Fi client kung kukunik ka sa mga existing Wi-Fi. At kung kukonek tayo sa ng direkta computer to mixer, yan pwede tayong gumamit ng Cat5 or Cat6 o ano. So ang kaibahan naman ng XR18, yan 16 channel din na puro siya combo jack, pwede ang XLR o kaya ang quarter inch na TRS. Tapos meron siyang additional na stereo line, channel 17-18. Meron tayong anim na auxiliary out at main out, left right and headphone. Ang itong kaibahan, meron tayong ultranet connection niyan sa ating personal monitoring, yung P16 ng Behringer. Siyempre may built-in router, tapos merong USB connectivity sa USB interface niya para sa recording sa ating mga Duo application. MIDI in out, yan. Parehas din sa 16. Tapos yung option natin sa connection ng internet para makontrol natin ang ating mixer. Siyempre kailangan natin din ang application. Kung pupunahin natin ang digital mixer na to, rack type siya. Wala po siyang faders o sliders. Wala po siya mga potentiometer knobs, yung mga switches ng post tsaka pre fader. Wala siya mga solo na, wala siya mga mechanical switch na kadalasan nakikita sa ating analog mixer. So meron lang tayo dito switch sa ating internet connection, tsaka meron tayong knob dito sa headphone na no level. So paano siya naging mas advantage sa analog mixer? Kasi nga ang kadalasang problema ng analog mixer, bawat channel maraming dinadaanan, dadaan siya sa mga switch ng maraming switches na dinadaanan, mga knobs sa EQ, tapos yung mga subgroup na switches, faders. Isa lang dyan ang magkaroon na problema, magkakaproblema na yung ating signal na magkakaroon na ng mga hindi unlikely na sound. So, mga distortion, ganon. So, hindi siya madali kasi masira ang mga sliders na yun. Hindi siya talaga nagtatagal dahil nauupod ang carbon contacts niya, yung mga potentiometer o mga knobs. So yun ang problema, yan ang disadvantage ng analog. Tapos kadalasan sa mga analog mixer, wala pa siya mga built-in signal processor o effects. Ang itong digital mixer na to, meron na siyang kada channel, meron na siyang gate, meron na siyang equalizer, meron na siyang compressor. Tapos meron ka pang option na i-assign kung saan ka kukuha ng sends papunta sa mga ating mga bases sa auxiliary.
Tapos meron ka pang option na gamitin siya sa gamitin siya ang kanyang ano, output padala, ipadala sa USB para sa ating mga computer application, sa mga live streaming at sa recording. So napakalaking bagay ng digital at siyempre mas mura siya, mas pakakamura ka kung bibili ka niyan, para kang bumili na rin ng bundle kasama yung mga signal processor at kasama ng audio interface, may router pa. So napaka as maliit pa siya. Okay, kailangan din nating intindihin sa video na to yung signal routing. Yan ang pinaka-importante. Signal routing, kung saan nanggagaling ang audio, saan papunta, ano yung mga terminologies, ano yung mga inputs, ano yung mga outputs, yung send saka yung returns. Yan ang ano, yan ang dapat nating ano. At hindi lang dyan tayo magtatapos, marami sa mga susunod na video, maaari pa tayong marami pa tayong tatalakayin. So ngayon, very basic tayo. So kailangan nyo gawin bago kayo bago nyo gamitin ang mixer, kailangan nyo muna mag-install ng X Air Edit dito sa ating ano, Windows sa computer. At kung gagamit kayo ng iPad, meron din yan, free iPad, tas sa ibang computer, mga Mac na computer o Apple, Linux, meron siyang free. Yung mga Android phone natin, Android tablet, meron tayong free application yan. Ang walang free na nai-release ang Behringer, yung sa iPhone. Sa iPhone wala po tayong makukuha niya na free na nanggaling sa Behringer mismo. Merong makukuha sa iPhone na may bayad. So ginawa yan ng ano, mga independent na ano, programmer. So punta tayo sa ano, kailangan simulan na natin yung explanation. So unang bukas natin ng ano, paano natin i-connect ang XL sa halimbawa, kasi hindi tayo connected ngayon dahil ang ating device nandun sa church. Dito tayo magko-connect. Makikita nyo rito yung ano, yung connection ba, naka-connect kayo sa LAN. Okay, makikita natin dito yung ano, pwede mo siyang i-scan, makikita mo kung connected ka na. Pero bago mo makikita yan, kung naka-wifi yung laptop mo o Android o device, buksan mo yung mixer. Buksan mo yung mixer natin. Pagbukas mo, nandito sa gilid ang ano niyan, ang on off. Kailangan naka-select ang ating selector sa internet, sa access point, para magamit natin itong ating ano, built-in router. May pag-scan mo rito, o makikita siya diyan. Select mo lang, tapos pag-connect, it's ano, ang iyan mo, mixer to PC. Ganon din sa mga ano, mga tablet Android. Choose niya yung mixer to PC, para pwede rin naman na PC to mixer kung meron ka ng ano, meron ka ng scene na naka-save sa ano, sa application. Ngayon kung connected ka na, yan na. Simulan na tayo maglagay ng ano, maglagay ng microphone para ma-testing o ma palagay natin nagkabit tayo ng mic sa mic 1, nagkabit tayo ng mic, microphone, XLR. So mic 1, ang una po natin gagawin ay itataas natin yung level. Pwede nating itaas to, pero unahin natin yung gain, yung input level ng gain o input gain. Pwede nating i-adjust dito sa portion na to. Ida-drag niyo lang, click and drag. O kaya pwede tayo sa channel dito. Ngayon habang tinitest, sina-soundcheck nyo, kailangan i-monitor nyo sa visually yung meter. Kailangan papalo siya sa 20 to 18 or 15. Diyan,
lalaro dyan yung ano, yung ating signal. So pagka umabot na siya doon sa tamang level, okay na yon. So wag na nating galawin yon. Kumbaga, na-set mo na yung ano, okay na yon. Pero kung ang microphone niya naman ay phantom power, kailangan yung i-on tong phantom power. Ano pa yung phantom power? Supply yan ng mixer para sa mga condenser mic na kailangan ng phantom power. Dahil mga phantom power, pag walang supply, hindi yan tutunog. Tapos yung polarity, ito po yung sa phase ano, o yung i-invert mo yung phase ng ano, ng waveform. So may nagbabago rin na tunog niyan. Stereo link, pagka halimbawa nag-link tayo ng dalawang channel, lagyan natin, nilink ko yung one, naka-select ako sa 1. Pag nilink ko yan, pati 2, maglilink siya sa 2. Yung 1 natin is left channel, yung 2 is right channel. So pagka ginalaw natin yung fader, gagalaw din ang 1 tsaka 2 yung kapares niya. Pag ginalaw mo yung gain ng mic 1, so nagpares na sila ng gain. Oh. Pag ginalaw mo yan, 10 dB. Pagpunta mo sa 1, pares na yan. So, ganun ang link. Pero, pag in-unlink natin siya, kailangan natin i-double click to para mag-gumit na yung panning niya. Okay. So, yun importante para tumunog ng maayos. Ano. So, ang explanation ko rito, pagpasok na signal, kailangan meron kang tamang amount para kasi marami siyang dadaanan, magsasangayan kumbaga sa tubo ng tubig yung main pipe mo, kakabitan niya ng mga sanga-sanga na tubo, maliliit na tubo para ipadala sa mga ito yung sense, para ipadala sa bases kung gagamit tayo ng anim na monitor o anim na bases. So may pwede siyang hindi ka mabibitin sa signal na amount. Tas, hindi lang diyan yan na magsasanga, dito rin sa send ng effects. So bawat isa kukuha tayo ng para sa effects 1, effects 2, effects kung gagamit ka lahat, depende kung ilan mong ang gagamitin. Yung matitira yan ang pupunta sa main. So importante po 'yon. So dyan po yung mixer, di dyan naman natin makikita mixer page o mixer view. Tapos dito yung yung pwede ka mag, ito yung bus 1 o auxiliary 1, yung ginagamit natin pang monitoring sa stage. So anim yan kung XR 18 and 16, apat na buses lang yan. Tapos ito yung gate, yan, ito yung gate. Kumbaga, pag pinindot mo rito, papasok ka sa gate. Pag pinindot mo naman dito sa equalizer, gate, equalizer, tapos ito, compressor. So, makikita mo rin dito yan. So, bawat isang channel, meron tayong gate, equalizer, compressor, tapos may mga sense. Tapos, pwede mo naman puntahan dito, channel 1, ito equalizer niya. Lagi natin ginalaw mo to. Punta ka ng channel 2, iba naman yan, ibang timpla. So, independent siya. May tag-isa talaga silang equalizer, compressor, gate. Tapos yung send, ganun din. Bawa, nasa sense tayo, yung channel 1 mo, i-send mo, saan mo kukunin yung send mo? Saan mo itatap? Palagi natin yung pre-fader, kasi kadalasan yan ang pre-fader eh, sa mga banda. Sa mga analog, yan ang choices, pre tsaka post fader. So, anong kaibahan nito, pre tsaka post? So, ito yan. Yung fader, ito yung fader. Magmula input, pre EQ, post EQ hanggang pre fader, hindi ka pa nakakatawid ng fader. Nasa ibabaw pa yan, kumbaga, ito yung, dito sa ibabaw nang galing yung signal, yung input, pag ano yan. Pagdating ng post fader, nakalampas ka na ng fader, post fader tsaka subgroup. Ano ibig sabihin yan? Pag halimbawa nasa pre fader ka,
yung bus 1 mo, tapos palagay natin nag select ako dito ng bus 1, tinaas ko, so nagpapadala ako ng signal sa bus 1, ayan o, nagpapadala ako ng signal sa bus 1, dry signal, o kung ano yung signal na ano na pinanggalingan nito nang galing sa input. So may EQ na yon, may post EQ na sa yung pre-fader, nagpadala tayo. Pero pagdating natin sa main uli, yan, ito main, itaas natin, ibaba to, hindi maapektuhan ang tunog natin sa bus, sa auxiliary 1. So nagpapadala tayo ng ano, ng ito na yung ano natin, yung bus 1 natin, dito pupunta yan sa ano, sa auxiliary 1. Pinang tas ito naman ang iko-connect natin sa powered speaker or sa amplifier para gawing monitor. So hindi siya maapektuhan. Kung halimbawa ang ito yung mga main volume natin ng ano, hindi maapektuhan ng bus. Hindi siya, pag kahit na ibaba natin to, may tunog ka pa rin sa bus, unlike unless na dito mo nilagay sa post fader yung ano, dito ka nagtap ng kumuha ng signal post fader, dahil binaba mo na siya, wala nang, dahil dito ka kumuha, wala nang signal na ano na nakalampas, so wala kang tunog sa ano, sa. So yan ang pinaka useful sa mga ano, kasi independent yung mixing sa stage at saka sa main. Sa madaling salita, ito po yan, itong main na to na output, ito yung dito natin kinakabit yung speaker na nakatutok sa tao, sa audience left and right. So ito yung pinakamalakas na tunog sa mga concert, yan yung mga, yan yung mga na naka-linear na nakabitin sa mga malalaking ano stage, nakatayo do sa gilid na malalaki, kabila ang side ng stage. Ito yan, dito yung kinukuha. Ngayon, so ito yung papunta sa speaker ng audience. Ito naman yung mga auxiliary, ito yung mga sa mga monitoring sa stage, yung mga performer, yung mga maliliit na stage sa floor monitor, tawagin. Dito yan. Ang purpose niya, para na naririnig nila yung ginagawa nila, tinutugtog nila, kinakanta nila. Yun yun. Tapos dito naman yung sa, kumukuha tayo sa DJ, o yung ano, minamonitor niya, kung ano yung, gusto niya marinig ng mas klaro sa tenga niya. Assignable to kung saan mong gustong pakinggan. Yan ang kagandahan ng digital. Hindi katulad ng ano, ng analog, kadalasan sa main mix lang siya, yung phones. So, balik tayo. So, ayan po yung mga ano, mixer tab o mixer view, channel view. Makikita mo dyan, yan, yung na-explain ko na yan. Itong USB 3, ito yung papunta sa computer na audio. Dumadaan siya sa USB. So, nagkakaroon tayo ng conversion dyan from analog to digital. Tapos, pag tawid sa computer para may play siya o mapakinggan sa ano, sa magkakaroon na panibagong conversion na digital to analog. So input parehas na halos sa channel, na nakikita natin yung analog input o USB trim, polarity, phantom power, low cut, ito lang na dagdag, saka yung insert. Yung low cut, may frequency siya na ano, kung ilang hertz ang gusto mong i-cut. Gate, ito po yung noise gate, yung mga ingay, mga hiss, mababa, hindi ka wala kang signal na pinapadala, hindi ka nagsasalita, automatic siyang puputulin. So meron siyang mga factory reset, tadyan mga preset, pang kick, snare, acoustic o vocal no. Pero pwede niyo adjust yan, gamitin yung threshold. Gusto niyo ng ano, kung medyo mahina ang boses niyo at kasi mahina ang boses mo at mataas ang ano mo, gate mo. Ba, yung mamahina mo na part, hindi natutunog 'yun. So medyo delikado 'to na ano. So yung range, ito yung range, 'yan. Yung ilang dB. EQ,
Ito, equalizer, compressor. Yung compressor ang gamit ng equalizer, yun yung mga ano, yung pang correction ng mga frequency. Kung ang boses mo ay halimbawa manipis ang boses mo, gusto mo dagdagan ng low mid, yan, gusto mo yung quality, yan yung ano, yan po yung bandwidth. Frequency, yan yun po yung gusto mo i-adjust yung frequency. Gain, yan yung height o yung lakas ng frequency. Yan. So titimplahin mo yung kada isa, pwede yan. Tingnan mo pag lumipat ako ng 2, iba na, hindi na, hindi pa siya na-adjust. So compressor ang gamit ito, yung sobrang lakas pipigilin niya. At yung, so yung mahina naman pwede niyang itaas. Itataas lang natin yung ating makeup gain. So yan ang basic na gamit niyan. Sense ito, yung sinabi ko kanina. Oh. So papasin niyo yung sense kabilang kasama yung effects. Kasi ganito yan. Para halos parehas na sila ng concept, yung bass send tsaka effect send. So nangyayari dyan dito naman sa send, kumuha tayo na ito, tulad nyo yung default nya, suppose fader siya, kumuha ng signal, dry signal para ipadala sa ano, para ipadala sa effects engine. Papadala niya, babalik siya, return, ito yung return natin. Pagbalik niya, kailangan nakataas ng return para yung nagbumalik, i-return niyo yung wet signal. Meron na siyang effects na bumalik. So palagay natin na, sa main tayo, sa bus 1, I mean, palagay natin yung mic natin, mic 1. Sa main naka-volume na tayo ng 0 dB. Pag palagay natin bus 1, yung palagay natin floor monitor 1. So magkaiba yan, ha. Pagpalagay natin nag-mix tayo ng 8 at palagay natin apat na microphone sa main. Ayun, pinatunog natin yan, tapos yung bawat gain nila, palagay natin taas din natin yung bawat gain. Taas natin yung mga gain nila. Kunwari. Ayun. Yun. So meron tayong apat na, tapos meron tayong apat na microphone. Tapos sa main yan, yan ang timpla natin. So lahat sila naka, tingnan natin. Lahat sila naka pre-fader. Tapos pagpunta natin ng bus 1. Palagay natin yung bus 1 natin is yan, bus 1 ito. Ito yung main niya na ano, na volume ng bus 1. Kumbaga ito yung bus 1, ito yung main volume. Tapos kung i-rename natin, palagay natin right click diyan. Palagay natin floor monitor 1. Floor monitor 1 sa stage, palagay natin 'to. Tapos lagay natin ng kulay. Lagay natin kulay ito. So pati yung mga strips niya, mga faders, nagkaroon ng kulay. So yan yung floor monitor 1. Palagay natin sa floor monitor 1 sa stage sa harap ng singer, yung apat na mic. Palagay natin ito timpla nila. So iba yan sa timpla dito sa main. Tapos sa bus 2, palagay natin floor monitor 2 yan. Palagay natin dalawa ang floor monitor natin sa stage. Right click natin. Palagay natin ang name, floor monitor 2. Tapos iba natin ang kulay. Green naman. Floor monitor, dapat pala to, sorry, naban pa rin na ilagay ko floor monitor 2. Ayan,
floor monitor 2, floor monitor 1. Pare sila naka naka pre-fader. Tapos palagyan natin yung floor monitor. Yung ganun din, ito rin ang volume niyan. Tapos palagyan sa floor monitor 2, ito timpla, yung pangalawang singer na malapit sa monitor na yun, ito yung timpla niya. So walang problema dyan. Pag bumalik ka ng main, iba ang timpla niya. Kung titingnan niya ito yung mga fader na to, hindi yan parehas doon sa dalawang monitor na ginawa natin. Palagyan natin itong 3 sa drummer. Drummer monitor. Pagpunta mo sa drummer monitor, iba rin ang timpla niyan. Palagyan natin gusto ng drummer, malalakas yung boses. Tapos yung ibang input gusto niya mahina, nasa kanya yan, meron siyang freedom. So makikita natin nagre-response siya dito. Ito pati kulay na nag-a-appear dun. Monitor 1, monitor 2, tapos drummer monitor. So ganito yan ang importante maintindihan natin. Yung main na to, yung main mix natin, katulad na sinabi ko kanina, dito lalabas yan papunta sa audience. So ito yung para sa audience, sa main speaker. Tapos yung floor monitor 1, doon sa stage yan, lahat ng monitor sa stage. Dito yung sa harap ng singer, dito yan lalabas. Floor monitor 1, bus 1, dito yan, auxiliary 1 yan. Doon yan lalabas, papunta sa powered monitor speaker. Yung pangalawa, doon din, dito rin lalabas yan. Pangalawa, bus 2. Nirename lang natin ng floor monitor 2. Tapos yung drummer dito, yung drummer monitor. Papunta sa monitor ng drummer. At merong application na para lang sa mga monitorings. Halimbawa, para sa drummer, meron siyang timplahin niya yun sa kanya. Importante sa mga monitoring, naka take note mga kaibigan, importante sa mga monitors na may independent na na control, kailangan dyan naka pre-fader talaga yan. Kailangan naka pre-fader siya. Para bakit ba't kailangan naka pre-fader? Para yung main control hindi siya maapektuhan. May hinaan ng main o yung nag-ooperate ng console, yung main console. Pag kinalaw niya yung nag-vary siya ng mga volume ng mga singers, maapektuhan yung mga monitor. So importante to na alam nyo. Tapos ganito, kung pupunahin nyo, magka-independent nga sila. Balikan natin yung explanation ko para mas malinaw, talagang tatatak. Ito sa audience, sa bukod ang mixing, diba? Tapos ito, may kanya-kanya, yung 6 na bases na yan, o kung 4 lang yan sa 16, bawat isa mayroong independent na mixing. Yan ang yan ang importante dyan. Na hindi sila, kasi minsan may mga pangyayari na hindi talaga naiintindihan, na na-experience ko. Nagkaroon ng problema, nagkaroon ng feedback. Ngayon yung hindi nila ma-locate kung bakit yung feedback. Ang ginagawa nila, dito sila naghihina sa main. Dito sila naghihina, hindi naman nawawala yung feedback. Ayun pala, tandaan natin na mas risky ang feedback sa monitoring. Kasi nandiyan malapit na sa microphone yan. Nasa stage lang yung mga speakers niya, mga power speaker ng monitor. So malapit siya sa mics, kaya diyan ang kadalasang feedback. Ay paano tinatanggal 'yan? Ituturo natin 'yan sa susunod na video. Paano natin i-ring out ang mga feedback. So ito explanation nito ng routing at basic na paggamit nitong X-Edit. So yan, medyo malinaw na
na ipaliwanag ko na sa inyo kung paano ang takbo. Sa main, bukod po ang timpla ng main mixing, sa madalit salita, dalawang section po ang area. Yung sa stage, nandun po yung mga bases, mga floor monitor. Kumbaga, kung ako halimbawa yung pinaka may hawak ng console, habang nagsa-soundcheck yung mga musicians at singers sa stage, pwede kong ibaba lahat ng fader sa main. Sila mo nang iunahin natin, uunahin ko. Kung ano hinihingi ng bawat isa, volume, ibibigay natin. O kaya kung meron silang control, sila na magkocontrol sa sarili nila. Drummer, lahat ng instrumento, tapos iaalaw ko sila na tumugtog ng soundcheck para maramdaman nila kung komportable na sila sa tunog nila sa loob. Ngayon kung okay na sila, siguro pag tugtog nila, magtitipla na ako ng para sa house. So itataas ko na yung mga fader pero hindi sila maapektuhan. Ilalabas ko lang sila sa main speaker sa house. Pero ang timpla na yon sa akin na nakadepende kung paano ko sila titimplahin. So magkabukod po yon. So yun ang pinakaimportante na maintindihan natin. Balikan ko ng konti yung sa gain, sa input gain sa una nating step paano mag-test ng mic. Bawat microphone po, sa bawat microphone magkaiba po sila ng impedance, magkaiba ng mga output niya na ano, na signal output, high gain o low gain ba o ano. So importante na bawat mic iti-test niyo, i-set niyo ng tama yung gain. Kailangan pare-pare silang pumapalo. Makikita po natin yan sa meter, monitoring ng meter. Kailangan pag nagpe-perform sila, kumakanta na sila, tumutugtog ng mga instrumento, makikita mo yung mga palo ng metro dito sa analog inputs. So naka-monitor ka sa ano, sa signal. So yung input po, yung input gain, wag na wag kayong mag-mixing sa input gain. Wag kayo diyan mag-mixing, kailangan sa fader. Sa main, paano ko magaano sa main, paano matitimpla sa main? Sa mga monitors, paano nyo babalansehin sa gusto nyo? Wag na wag nang gagalawin yan. Kumbaga, once na set nyo na ang input gain, kailangan kalimutan nyo. Set and forget. Wag nyo nang gagalawin uli. Unless na meron kang hindi na i-set ng tama. Pero bago mong gawin, ibaba nyo muna yung mga fader ng main, monitor, para maiwasan natin ang feedback, biglang pagbulusok ng feedback. So kung mag-adjust, i-adjust na, at kung okay na, huwag nang i-adjust ulit. Set and forget. So yan, isang meter ba, makikita natin ang mga meter level ng ano, ng level ng mga audio sa effects send, effects returns, bus outputs. Ito yung mga monitors natin, USB returns. Ito yung sa ano, sa audio interface. Tapos sa P16 Ultranet. Ito yung ano sa monitoring. So hindi pa applicable sa atin 'to dahil wala naman tayong P16 na pwedeng i-demo. So punta naman tayo sa ano, sa mga groupings. I-hide ko muna 'tong ating so pinakita ko na sa mixer, channel, input, gate, EQ, compressor, sense. Yung main, dito natin makikita yung main output, panning, main stereo panorama or panning, pan. Tapos dito rin makikita yung DCI groups. Ano yung DCI groups? Digital controlled amplifier, group ano yan. Anong gamit nito? Halimbawa, punta tayo sa main uli ha. Magdagdag tayo ng instrumento, palagay natin mic 1. So lagyan na rin natin siya nila ng label. Palagyan natin yung apat na yan, mic 1,
Mic 1. Tapos kulay red. Tapos mic 2. Para maintindihan natin, konti-konti lang ito. Green, mic 3. Yellow, mic 4. Blue hanggang 4. Tapos palagay natin keyboard, bass guitar. Bass guitar. Ibay natin bass guitar is ibay natin dito tayo para mas madali yun. Tapos keys, keyboard. Palagay natin ang keys natin is guitar muna. Guitar. Guitar 1. Guitar 1. Guitar 2. Mapalagay natin keys na to, keys. Isang gitara lang. Blue. Ngayon gusto natin keys, kumuha tayo ng stereo. Stereo left and right ng keyboard. Ililink natin to. Nasaksaka sa 6 tsaka 8, 7 tsaka 8. Nasaksaka ng dalawang channel. Ililink natin siya. So tinamaw, di ba? Naging pares ang kulay. Pwede natin rename to keys left. Tapos keys right. Palagay natin yan. O, meron tayong apat na sa main, ha. Palagay natin ito yung mga volume natin. Instrument volume natin, bass, guitar, keys. Tapos yung keyboard, kung pupunahin nyo yung link natin, magkasabay siya. Pag sinolo kayo, magsasolo rin yan. Yung right channel. So, palagay natin ganyan, ha. Balik tayo doon sa main, DCA. Palagay natin yung i-highlight natin yung mic 1, i-assign natin sa DCA 1. So, nagkaroon ng 1 doon. Tapos sa 2, DC, puro 1 palagi natin lahat ng mic. Tapos yung instrument sa 2. Yan. Anong gamit ng DCA na yan? Halimbawa, tumutugtog sila. Mahina masyado yung instruments. Punta tayo dito sa area na ito. Nandito yung DCA groups. 2. DCA 2. Pwede mo siyang itaas dito. Sabay-sabay. Kasi palagay natin balansi na sila dito. Ngayon kailangan mo itaas ang instrumento. Mangyayari isa-isahin mo yan. So may posibilidad na hindi na naman siya balance. So kung ito, itong gagamitin mo, iangat mo yung DCA 2, yung main control niya. Sabay-sabay silang aangat ng parehas. Kaya hindi mo makikita ang aangat siya dito sa side na to. Dahil parang internal yan eh. Digital controlled. Tapos ganun din. Bawa yung sa DCA group 1. Palagay natin masyadong malakas yung mga boses. Gusto natin bawasan. Click natin dito yung 1. Lalabas yan DCA 1. Pwede natin baba ng sabay-sabay. So ganun ang gamit ng DCA. Ngayon itong yung mute naman, palagay natin yung apat na mic, imi-mute natin sila. I-group natin siya sa 1 yung mga mics. Ganun din, i-highlights mo siya tapos pipindot ka. Pero may mas mabilis katulad na sa DCA. Sa mute, madali na sa mute eh. Ito 1, 2, 3, 4 yan yung mga box. Click nyo lang yung 1 para sa mga mics, tapos 2 naman para sa mga instruments. Ayan. Ngayon, pupunta tayo ngayon dito sa
kanan uli sa area na to. Ito yung main mute, yung 1 pag clinic natin niya magbi-mute ang mics, yung 2 yung instruments. Tapos pagpalagay natin meron tayong punta tayo sa effects 1. Ano bang meron sa effects 1? Vintage room palagay natin. Yan ang nakalagay diyan, vintage room. Kailangan pag pumunta tayo sa main, kailangan yung ating return nakaangat na siya. Pwede niyo muna ng pwede ring i-mute yan dito. Pwede kayo mag-mute para ma-disable yung effects. So may effects 1, palagi meron tayong room. Mic 1. Ayan yan. Ito yung pero kung pupunta tayo sa sense, ayan, nakikita mo. Sabay siyang umaangat. Effects 1. Pero naka-highlights kayo dito. Effects 2. Ginilaw mo yan. Yung channel 2 naman. Ayan, sabay sila. So, nagkakaroon ka ng reverb. Pagbalik mo sa, ano, sa main, bawa kumakanta sila. Palagi natin lahat sila. Nilagyan na natin ng reverb. Yung 3, may reverb na palagi natin. Makikita mo lang yung galaw niyan pagka nando ka sa effects din. Sumasabay siya. Mic 4. Yan, sumasabay. Palagi natin meron siyang effects. Ngayon, nagpe-perform sila, kumakanta. Punta tayo sa main. Punta sa pag abang kumakanta sila, yung hindi natin kailangan, kumakanta sila, anong gumagana yung reverb. Punta sa kumanta, nagsasalita na, imimute natin yan dito. Isang control lang. Pwede ka rin mag-mute dito sa effects na to. Dito may mute. Pwede ka rin mag-mute dito. Effects 1. So ito yung return ng effects. Tapos ito yung di pa sa effects, ito yung send ng bawat individual channel. At dito naman yung main effect send. Ano bang nangyayari pagka nagsisend tayo ng effects? Di ba nasa effects 1 tayo? Para din siyang bus, nagpapadala tayo ng dry signal papunta sa bus at lumalabas siya sa monitor. Ngayon sa effects 1, send, ito yung mga send individual. Tapos nagpapadala tayo ng dry signal papunta sa effects. Papadala tayo ng ano signal papunta sa ng dry signal. Eh, so ito yung amount ng dry signal, tapos babalik siya yung return. Babalik siya. Meron na siyang kargado na siya ng effects. So yun po ano, ganun po ang sistema ng ang concept ng sense. Kung yung kanyang ano literal na sense na papadala, yung para siyang katumbas ng output. So yung mga sense po, send, auxiliary out, puro palabas yan. Yung return, ang kaibahan lang ng send saka sa return, pag nag-send ka, meron kang ibabalik. May pinadala ka na sa effects bus o sa effects. Pagbalik niya ngayon sa return, meron na siyang effects. Ayon sa mga buses, sa mga monitoring, send lang yan. At usually hindi na tayo nagre-return yan. Kasi pang monitoring lang siya. Sa mga effects lang mayroong return.
apps, kasi pagka na-return mo yan, maaaring mag-feedback yung ano, yung umiikot yung signal. Tapos po, okay na ba? Na-explain ko na. So, yun ang importante po, yung signal routing na maintindihan. Para kung halimbawa nagka-problem, nagka-trouble, hindi kayo natataranta, hindi kayo nalilito kung ano ang dapat pihitin. So, sa susunod po na video natin, siguro kung kakayanin natin maggumawa ng video sa mismong ano, kaharap ang na-connected tayo sa mixer, mas mainam yun at matalakay natin ng ano. Kung meron kayong tanong, ay mag-comment lang po sa ating comment section. Kung meron kayong suggestion o meron kayong gustong malaman, at mag-like po kayo kung nagustuhan niyo ang ating ano, ang ating video, at mag-subscribe at para updated tayo sa mga susunod na ano. At yung mga katanungan, pwede nating sagutin, pwede nating gawa ng video para yung ibang followers natin ay matutunan din nila. So hanggang sa susunod, mga kaibigan, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ang video na to para sa dagdag kaalaman para sa mga gumagamit ng digital mixer na to. Hanggang sa susunod na pagkikita sa ating video. Maraming salamat. Bye-bye.